guys, good morning! Good morning, it's 11:33 na. And of course, guys, ang ating agenda ngayong araw, no? Hindi man ako mahimutang, mga love. So, yung dalawang upuan na galing dito, i-move ko na naman dyan. Pang ilang beses ko na itong tinuyok-tuyok, itong bahay, mga loves. Ako kasi yung tao na hindi mapalagay sa isang lugar lang yung gamit. Gusto ko maka-experience ng couch doon sa kabila. Ito lang yung magagawa ko talaga. Gusto ko sana ito ilagay dito. No. Pero parang hindi magustuhan niya ni Tommy. Hindi talaga. So ilagay ko dito sa wall na ito and then my space. So, yun yung gawin ko sana. And then, i-move ito. Ito ba? Para maiba naman ang look kasi, guys. Kana ganing mag-ano ka, guys. Kana ganing mag... gusto mong maglinis. Kaso, parang... naano ka ba kung anong dapat gawin, ganun. Pero, alam mo na. Parang... itry nga natin. Parang awkward naman, no? Itestingan natin. Ay, kami lang naman dalawa dito. Kami lang naman dalawa. So, ano bang... ganap kung ano, wala namang mangyayari. So ito na nga yun, mga loves. Ito na yung chair dyan. Ito. They're my kids. I mean, not my kid, but like kids. My kid is like, oh, you're not coming home today? Cool, I'm gonna have some friends over. Whatever. Nah, he, you know. In 1,000 feet, turn left onto Leewood Drive. He already knows. Turn right at the traffic light. How many stop sign that time you wanna run? Yeah. Flying. Is there no turn on right here? No. No. I don't think so. What's up? There's a bike. Yeah. What's up? It's not even a bike. Well, we'll find out. We'll go through. If red lights come on behind me, then I'll figure out what it was. Yeah. He's like 3 miles away. Seriously. Other lane. Yeah. Seriously. He wants to say bye bye, hi hi to you. Morons who drive red cars. Look. Douche canoe. Gee, people. A Volkswagen driver, that's why. Yeah. Volkswagen drivers wanted. So, let's see if he'll look at you. Seriously. What a whining old guy. He's older than you. Aray, shocking. Aduy, ginoo ko. Hapitan ako mahulog. Uy! Hapitan mo. Tikan ako mahulog sa hagdanan. Na ano yung ano ko. Na ganun da. Napasok yung... ay, nako, talaga. Uy, huy, huy. Ang daming gawain ni Indemirian. Magawa pa ako ng thumbnail, mga darling. So, yun. Ilagay natin ito sa cabinet. Na, so, yun yung... may party yung kapitbahay. So, yung ano pala namin, yung kapatid ni Tami is nakalabas na sa hospital. Diba nakita ninyo? And nandito na kami. Magluto ako ng gulay. Nag-defrost ako, mga loves. Ito yung nangyari. Nag-defrost ako ng pork. So, sasabi man ni Tami na hindi daw muna ako magluto. Kasi ano daw, pagod daw ako. So, mag-order lang daw siya ng pagkain. So, yun yung gawin niya. Mag-order. Hindi namin nagagamit itong mga cabinet dito sa bedroom. No? Walang kagamit-gamit. So, kailangan kong mag PCB. Ay, mayroon wala. Ang daming tuwal yung mga darling pala dito. Ito pala yung ipadala ko sa Pilipinas. Useless lang kasi dito eh. Sabi ko kay Tami, useless yung mga ano dito, Tami. Yung tuwalya kasi ang dami. Tayong dalawa. Pilipinas, pag uwi ko talaga, dalhin ko yan. Tuwalya lang yung dalhin ko. At saka mayroong party yung kapitbahay. Nagpa-party-party sila. Oh. Nag-inuman sila ba? Yung kapitbahay, nag-inuman. Mga teenager, mga sa 20s. Yung anak ng kapitbahay.
So, yun. Alam nyo, nung sinishare ko sa Facebook about sa tax, yung problema namin sa tax, ang nangyari po dun mga labs is ang dami kong basher at ang daming mga, marami nang parang alam na nila lahat at hindi daw kami nagbabayad. Bakit hindi kami nagbabayad? In-explain ko naman kung bakit hindi kami nagbabayad. Pero talaga, ang mga tao, mga labs, hindi talaga mapalagay. Hindi talaga mapalagay kung hindi mga judge. In-explain ko na nga na hindi sa amin yung fault. Wala kaming kasalanan doon. And yun, hindi namin kasalanan yun mga labs kasi nga, pina-file namin yan. Oo, pina-file namin and hindi talaga tinapos ng accountant namin. So, yun yung dahilan. And then, yun na nga, no, pagkatapos nun, naghanap na nga kami, diba, naghanap na nga kami ng ibang accountant or ibang tax filing na company. And then, yung accountant namin na hindi niya pina-file yung sa 2022 namin na tax, tinawagan kami kung kailan daw kami magpa-file. Kasi hindi talaga namin pinasa sa kanila. So, nagtataka sila kasi usually magpasa talaga kami ng mga papel, ganun. At saka i-email pa, dubli, no? Email pa. So, sabi pa ni Tami, you don't even file our tax 2022. And then ngayon, naghanap kayo sa 2023 na, ano, tax. So, kaya yun na, irita si Mr. Mga Labs at, yun, kaibigan pa naman, ang may-ari, and then, talagang walang kwenta kasi nga, ang laki ng charge nila sa pag-file ng tax. At yun lang mga labs, yun lang yung masabi ko kasi iba talaga ang mga tao, utak ng mga tao. Dinamay pa yung mga pagkain mga labs na ano, marami daw kaming pagkain, malaki ang bahay, and din hindi pala marunong magbayad ng tax. Yun na itong mga taong ito, hindi nila naranasan. Sa Pilipinas, hindi nila naranasan yung magbabayad ng tax ng sobrang laki. Bakit daw sobrang laki? Dahil nga hindi kami nagbabayad nung monthly daw namin is yun na gaba-gaba na daw nagpenalty o di man nagpataka ang istorya. Bakit po malaki ang nabayaran naming tax po? Dahil po yan sa and din sinabihan pa ako mga labs sa pugira kasi sinabi ko malaki daw yung kita. Huy, Ginoo ko dai, lahat na lang sinasabi ko pagkang mali. Ang dami mong atake, ang dami talaga. At saka yun na daw nahambugira daw ako dahil nga sinabi ko na malaki yung kita, kaya malaki yung tax. Alam nga naman sabihin ko, maliit yung kita namin, ang laki ng tax. Anong klaseng gobyerno ito? Anong kalukuhan ito? Mag-stop na lang tayo magtrabaho. Kung sabihin natin yung totoo, masuya. Ang daming suyaon kayo, no? Dagan. Sa kanang mga yung ana nga ugali, mga suyaon man na, real talk, suyaon. Suya kaya na sila mo. Ingong ganit tagda ko atong sweldo, suya. No? Masuya yun na sila. Hindi nila madawat, hindi nila matanggap mga labis na ganyan. Magagalit, ano ng mga pinagdadada ng mga bibig ng mga na tao dyan sa Pilipinas, yung mga nanay, sino ko, at ano-ano ng mga pinagsasabi. Suyaon kayo na, ang daling inggit, dito sa Tagalog ha, inggit, sa totoo lang, real talk, inggit po talaga yung mga ganyan na, yung sabihin mo na, alam nyo bakit malaki yung binayaran namin, malaki naman talaga, first time ever in our life, nandito ako at si Tami, kahit dito yung lumaki si Tami, ngayon lang siya nagaganon. Kasi po, yung aming trabaho is hindi po kinakaltasan yung tax. Kaya sa amin, end of the year, kami yung magbabayad. Yun po, lagi, talaga. So, ang amin kasi, si Tami kasi contractor, contractual yung iya, hindi yan siya under company. Hindi siya employee. Contract lang yung katami. So, kaya hindi kinuhanan yung sweldo niya buo. Hindi kinuhanan ng kahit anik-anik. Yan. And then, kami ang sa end of the year magbabayad, kaya malaki. Plus, ang sa akin pa mga labs, kaya malaki. Nagdagdag, ganun. Okay, hindi ibig sabihin na naghambog ko na malaking sweldo. Hoy, dahi, lahat tayo kung may sweldo, kung hindi kukunan, malaki. Yung mga tao dito na hindi nagsisweldo sila, and then, hindi ko nakunan ng employer nila yung tax, mga deduction, kahit anik-anik, malaki. And then sila na yung magbago every end of the year, magbabayad. Katulad yan sa amin, kaya malaki. Plus, hindi pa na, iba kasi yung tax dito, may federal tax, may state tax, no? Dalawa. So, kaya, sobrang laki. Plus, ang penalty, hindi talaga namin alam. Pero for sure, mga 2,000, hopefully, 2,000, hopefully lagi mga total na mga 5,000, hindi ko alam, ha? Hindi ako sure. Pero, hindi pa namin alam. Nabayaran na ni Tami ang 2022. Sa 2023, last year, hindi pa niya binayaran kasi ang extension is until October. So, kaya yun. Dinahandahan niya para hindi kami matulaling, no?
So, yun. So, sa mga magagalit talaga, grabe ang iba. Pag magalit, parang kapag nag-share ka ng buhay mo, gusto nila, ano, wala kang karapatan mag-open ng, ano, wala kang karapatan mag-open ng sweldo mo, mag-ano mo, kasi hambugira ka na. Ganyan yung mga ugali ng mga inggit ng mga tao, mga labs. Yung inggit ng mga tao, ganyan. You know, kana mo, ingang ganyan, hambugira mo na siya, oy. Panghambog mo na siya, oh. Inggit na, ang inggit sa puso, no, nandun. So, kaya nasabi niya, hambugira, hindi man tayo perfecto, ganyan man din ako paminsan, you know, but we have to talk to ourselves. So, may karapatan ba akong mag-ano, baka, to, you know, ganyan, i-control natin yung sarili, mga darling, kasi ang ganyan yung mga inggit, no, kasi ng mga iba, ay, nindutag sakyanan, uy, nang hambog na ba, nang hambog ba? Inggit yan, yung mga lumalabas sa bibig, inggit. Ang iba, nag-accuse na hindi, kasi hindi kayo mahilig magbayad ng tax, uy, dahil ginoo ko ang iban. Pero kung malaki na yung refund mo, so for sure, meron ka ng business. No, meron ka business na marunong ka magpaikot kung paano mag-file ng tax. Yun lang alam ko. Pero yun, yun lang yung masasabi ko i-share sa inyo mga loves kasi grabe kung magbasa ako ng comment, nakakaloka talaga, grabe, nakakaloka. Pero that's part of being ano in social media. Pero if ever na mag-response ang may-ari ng video, huwag kayong, ang iba dyan magagalit, ma-shock, oh, wala kang karapatang mag-comment back, no? Huy, page namin ito, kung ayaw ninyong mag-comment back yung isang may-ari ng video, di huwag kayong mag-ano, ayaw nyo palang ma-reply yan. Ang ibang mga loves, magagalit mga loves. No, magagalit pa, reply, wala kang karapatan, pangit na ugali mo, oh, diba? Pangit na ugali, sila pa yung nanguna, sila tayo pa yung pangit ugali, oh. Ayaw nilang ma-reply yan, ganyan yan. But anyway, so, yun yung mga kaganap-ganap sa buhay kasi paminsan ayaw ko nang mag-response, paminsan mag-response ako kasi yung makita ko yung mga comment, hindi tao lang naman kasi ako, so makakomment talaga ako ng mga comment. Tao lang si Inemirian, you know, pero kung ayaw nyo ma-response, mag-response yung tao, yung mga ari ng video, di ba kayo mag-comment na ano kasi talaga ako naman, palaban din ako, eh. Ayaw kung hindi ako yung padimir-dimir na, ay, no, ay, wag na, ay, kasi okay lang yan, bahala na sila sa buhay. Bahala ka sa buhay ninyo.